Hi mga ka-traders, ayan makikita natin na talagang pababa na naman ang pababa ang Bitcoin, and as predicted in the last video, no, at na-interview pa tayo sa radio na kung saan nagbigay tayo ng crypto update doon, and sinabi talaga natin na okay, ito kasing massive selling pressure na ito, may resistance pa dito, eh talagang nakakadagdag yan ng selling pressure in the market to be able to go down further, you know, yung price. And may issue din kasi sa US na ang taas ng inflation, and talagang ang daming nagiging catalyst para bumaba pa ng bumaba itong si Bitcoin, no? Kapag bumaba ang Bitcoin, baba din ang lahat ng cryptocurrency, understandable na yan. Kaya naman po, kung gusto nyo magkaroon ng insights dito sa Bitcoin at kung magre-reverse na daw ba, kung good to buy na daw ba ngayon, eh panoorin nyo ng buo ang video na ito. Pero kung bago ako pa lamang pala sa aking YouTube channel, ako nga pala si Christian Jay Azucena, isang 18-year-old na stock market trader, US stock market trader and investor, crypto trader and investor also. Gumagawa tayo ng mga content about business and finance, trading and investing and economics. Kaya naman kung gusto mo naman ganitong content ay mag-subscribe ka na sa ating YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell button para lagi kang updated, ano. And sa mga gustong matuto ng trading and investing, na ako na mismo ang magtuturo sa inyo one-on-one, lifetime consultation for free, and at the same time po, you will be learning the strategies and skills needed to be an independent and profitable trader. So kung gusto niyo matuto ng trading and investing, na ako na mag-guide sa inyo. So meron tayong trading course, ano, and this is called Trading 101 Masterclass, where yun na nga po, no, may pre-Binance shirt pa kayo pagka sumali kayo dito sa ating Masterclass lessons. So ngayon nasa 77% off po ang ating masterclass. Kaya naman kung gusto nyo sumali, ay i-message nyo na lang po ako sa aking official Facebook page na The Estudyante Trader para sa more details. And without further ado mga ka-traders, no, i-analyze na natin itong si Bitcoin from the chart perspective. So kasi ang daming nagiging catalyst and news, no, magbasa lang kayo dyan sa Google o kaya naman sa trading view na mga merong mga updates, no, and news. So makikita nyo talaga na merong kasama yan na economic factors, no, sa pagbagsak nitong Bitcoin and the whole cryptocurrencies as well and the other financial markets po. Pero sa chart perspective naman mga ka-traders, no, yung MA natin, moving average, is nasa taas na po ng price action dito pa lang. So meaning kahit yan umaangat yan, hindi dapat tayo mag-entry dito, meaning the selling pressure is still continuously massively increasing. So ngayon hindi tayo dapat bibili, 'di ba, dito pa lang last week. So ngayon, dapat na bang bumili ngayon? Ayan ang tanong, eh, 'di ba? So mura na ang Bitcoin, bumaba na, no? Is it the right timing na bumili ngayon o mag-entry? Well, ang sagot agad natin dyan, hindi pa, dahil kung susumain natin, ito yung resistance, 'di ba? So ayan yung resistance natin, and makikita natin kung gagawa natin yan ng support level. So ito yung support niya doon nga sa bandang $17,600, no? So ayan yung support niya, pero makikita natin pabalik pa lang doon sa support, hindi pa siya totally na nagpo-pullback ng sobra, 'di ba? So ito kasi ang tawag diyan, retracement. Okay, retracement is different from downtrend, kasi yung downtrend ganyan siya, no, yung retracement ganyan lang din siya, 'di ba? Counting pagbaba lang, pero not necessarily mean na good to buy na siya dahil hindi pa nga totally bumababa dito sa support area natin. Kaya meaning pwede pang bumaba, no, itong si Bitcoin, and we are looking forward hanggat hindi pa natatapos yung mga issues niyan, no, hanggat di pa nagiging okay yung ekonomiya din ng US. Kasi makikita nyo naman pag nag-research kayo, kapag ka-down ang US economy, di ba, kapag ka-down ang US market, mapapansin nyo yan, down din ang Bitcoin, bumabagsak din in regarding, in relation to that particular matter. So kaya eto, makikita din natin na mas lumakas pa yung selling pressure dito August 26, 2 days ago, and still, no, pa-downtrend pa rin siya, pababa pa rin siya. Kaya makikita natin dito na hindi pa dapat bumili ng hindi pa dapat bumili ng Bitcoin, at ang magagawa natin dito is to wait
no, na mag-bounce back ito dito sa support area na ito, no, and still accumulation pa rin ang pace nitong si Bitcoin. Hindi siya totally uptrend, hindi siya totally downtrend, no. Makikita nyo na nagsa-sideways din siya dito sa galaw na ito. Kaya yun yung mabibigay nating updates sa mga ka-traders natin at sa mga bagong viewers natin dyan, no. And kayo naman mga ka-traders, ano bang insights nyo dito sa Bitcoin? Sa tingin nyo ba pataas na ba ito? Pababa? Ano ba sa tingin nyo ang susunod na mangyayari na price trend na itong Bitcoin? Sa tingin nyo ba good to buy na ba ngayon? I-comment nyo din dyan sa comment section para malaman ko din yung inyong mga opinion. So again, kung gusto nyo pa naman ganitong content ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel at i-click nyo yung notification bell button para lagi kayong updated. So yun lamang po mga ka-traders. Again, mag-update tayo time to time para malaman natin yung trend reversal nitong si Bitcoin, kung good to buy na din ba, di ba? Kasi ina-update ko din kayo kung good to buy na ba o hindi pa, katulad nitong video na ito. So yun lang mga ka-traders. God bless us all po and see you on my next video analysis.